Sa gitna ng isang programa ng mga criminology trainee sa Ramon Magsaysay Memorial College sa General Santos City, may isang kadete na nakatayo mag-isa. Umiiyak at walang kasama. Nung nakita ko po si Mate Ayo, pinuntahan ko at kinomfort ko siya. Bakit kaya? Yan ang aalamin natin mamaya. Viral ang video ng isang kadete na sa gitna ng school ceremony ay mag-isa at walang pamilya. Pero taliwas daw sa iniisip ng iba, may dahilan daw kung bakit siya umiiyak. At yan po ang aalamin natin mula mismo kay John Lord. Nung nakaraang Disyembre, mahigit 300 criminology trainee ang sumailalim sa Criminology Intern Basic Training o CBAT sa Ramon Magsaysay Memorial College sa General Santos City. Ang mga kadete, 5 buwang sumabak sa matinding training. Alas 3 po ng umaga, nandun na po kami dun sa basic ed, exercise, nagpa-practice din po kami mag-silent drill. Pero bukod daw sa hirap ng pinagdaraanan sa pagsasanay, ang mas challenging daw ang mapalayo sa pamilya. Namimiss po mga luto ng parents ko kasi sa boarding house na po, lagi na lang pong dilata, manok, yung madaling bibilhin po namin eh. Kaya sa CBAT, kanya-kanyang yakap ang kanilang mga pamilya sa mga kadete. Ang pamilya ng araw ng kadeteng ito, dumayo pa ng ilang oras para maging present sa seremonya. Karamihan sa amin, nandun na ang mga parents upang yakapin ang kanilang mga anak. Pero ang isa raw sa mga kadeteng katabi niya na si John Lord, kapansin-pansing walang kasama. At makikitang nagpipigil ng iyak niya. Kaya naman ang mga kapwa kadete, isa-isang lumapit para damayan si John Lord. Kinomfort ko siya upang gumana naman yung kanyang kalooban. At sa viral video na nga, pati ang pamilya ng iba, isa-isa na rin yumakap sa kanya. Tanong tuloy ng marami, nasaan ang kanyang pamilya? Tubong Sarangani ang 23-year-old na si John Lord. Dahil malayo ang tinitirhan, nangungupahan si John Lord sa GenSan para makatapos ng pag-aaral. Malayo pong bahay namin, kaya po nag-decide po ako na mag-boarding house para po makasave na lang po sa pamasahe at di po ma-late po during call time po sa aming formation po. Mahirap man na mapalayo sa pamilya, kinailangan daw magsakripisyo ni John Lord. Ito ay para matupad ang pangarap na maging isang ganap na pulis. Kini-consider po namin sa ang commander po namin na mapa-fit yung katawan po namin para po i-prepare po namin yung katawan po namin para po sa darating na duty po. Masipag at masigasig daw sa pag-aaral si John Lord. Sa katunayan, iniluklok na nga siya bilang team leader sa katatapos lang na training. Si John Lord ay nagawaran siya ng best team leader dahil doon sa kanyang academic competence sa larangan ng pagsusulit. Sinacrifice ko po yung time ko po sa pamilya, time po sa barkada kasi po yung oras po namin is limited na lang po eh. Kaya naman sa mga pinagdaanan sa training, si John Lord hindi raw mapigilan ang bugso ng damdamin sa programa. Madami pong parents na dumalo at nahawa po ako sa kanilang mga iyak po. Actually, pinipigilan ko naman po pero di ko mapigilan pong emosyon ko po eh. At mas lalo raw itong bumuhos nang makita ang emosyonal na tagpo sa pagitan ng kanyang mga kaklase at kanilang mga pamilya. Taliwas sa mga komento ng netizen sa viral video, hindi raw totoong walang dumalo sa kanyang pamilya. Yung parents ko po is actually late lang po sa CBAT culmination. Bale, yung program po is divided into two. Yung CBAT culmination po is dun po yung ang parents ko po ay di po nakaabot kasi po mayroon po mahalagang ginawa. Sa donning of ranks na po and responsibilities, doon na po na nakadating po yung parents ko and yung kapatid ko po na buhay. Ang buong pamilya ayo raw, proud na proud kay John Lord.
Pero ganun pa man, nagpapasalamat daw si John Lord sa mga kapwa-kadete at kanilang pamilya na nagpakita ng malasakit sa kanya. Nagpapasalamat po ako sa mga kasama ko pong nag-reveally, lalo pong mga Malapatan Boys at mga CGS po namin at mga parents po na yumakap po sa akin. Isang ngiti, isang tapik sa balikat, o isang mahigpit na yakap, gaano man kaliit, tiyak, malaki ang mararating ng pagmamalasakit sa kapwa.